Mainit-init na isyu po ngayon ang pagtatalo ni Vice Ganda at ni Kibuloy. Kilala po natin si Kibuloy bilang may-ari nga daw po ng Earth sa mga dinakalala sa kanya. Siya po ay isang pastor. So ito sinabi ni Kibuloy, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop, nag-stop. Ayun ang sinabi niya about to sa Mindanao na nag-Lindol daw. So sinabi daw niya, stop. So medyo hindi ata nagustuhan ni Vice Ganda ang reply ni ang sinabi pala ni Kibuloy, kaya siya ay nag-reply, ipahinto mo na ang probinsyano. Napahinto mo pala Lindol, eh, napakayabang mo pala eh. Sabi niya raw, stop, sige nga, punta ka sa gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Ito pang sinabi ni Vice Ganda, alam mo, kung sino magiging pinakamatinding kalaban ni Carlo? Naku, kabahan si Carlo, feeling ko si Kibuloy, yung nagpahinto ng Lindol. Kibuloy lang ang magpapahinto ng probinsyano eh. Abangan niyo yan. So, sumagot niya si Kibuloy sa sinabi ni Vice Ganda, kailan mo ba gusto magpastak ang probinsyano? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, ikaw pumili. Baka sapat na apat na buwan, hindi lang yung ang probinsyano ang ma-stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Ito ang sinabi ni Pastor Kibuloy kay Vice Ganda. Kasi nga po diba na-issue ang ABS-CBN na magsasara daw po dahil hindi nga daw po bayad sa kanilang mga utang. So ito nga mga reaksyon naman nitin sa sinabi ni Kibuloy kay Vice Ganda. Lord, patawarin po niyo si Kibuloy dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Naway mamulat sa katotohanan ng kanyang mga alipore. In Jesus' name, kaya ng kanyang sinabi ng una ni Sen. Medyo mabait-bait pa itong list sila. Pero itong sumunod, katabi ko sa kwarto gabi-gabi lumilindol. Sumasakit na ulo ko kasi hindi ko alam kung makatulog. Paano makatulog? Sabi ko, Lord, sana matapos na ang ito at makatulog naman ako. Ayun, huminto na. Tapos na yata sila. Hirap talaga pag inaupahan mo ang dingding ng pagitan. Is lang. Mura kasi upe. Uwi na nga ako ng probinsya. Medyo may laman itong sinabi niya at nakakatawa. Ito naman sa mandang sinabi niya si Sen, gunggong ka talaga Kibuloy. Hihinto naman talaga yun eh. Dapat yung makagaya mong pagtuonan ng pansin ng gobyerno kung paano ka tumino. Ito, medyo harsh din ang sinabi niya. Ibig sabihin, baliw daw si Kibuloy. Wala pa pong religious bylaws na pwede kasi dun sa mga nagkukunwaring Diyos. Masyado naman kasi immortal ang mga gataong ganito. Kasi hindi na tao ang nagsasabi sila na may-ari ng sanlibutan. Kasi nga po kiniklaim ni Kibuloy na siya ang may-ari ng Earth. So kaya ayan naman nagsasabi ng citizen sa kanya. Kinahaman kita ngayon Kibuloy, bawiin mo ang kaluluwa ni Vice. Ikaw pala may-ari ng kaluluwa namin eh. So hindi lang pala Earth ang kanyang kiniklaim, pati ang kaluluwa daw ng tao siya may-ari. Ito ba sabi tita, tandaan natin na kung sino ang pinukupya, yun ang malapit sa puong may kapal. So siguro alipore sa ni Kibuloy kasi hindi siya nagbigay ng bad comment. This is what been waiting for hehe. He was able to stop the earthquake in Mindanao, then he must be able to stop the burn. Conflict, etc. Siguro, you are one of a kind. So, sa kaya naman din pala din mo. Lindol, eh baka kaya naman din daw niya i-stop yung elevation ng Barreto. So, God was the only one can stop the earthquake and not you. So, totoo naman to. Diyos lang naman talaga. Di ba makakagawa? Kasi siya din na may kagustuhan ng mga ganyan. So, enough with this clown. If you are going to feature him to use, then pressure him na lang to help the victims. So ayan, medyo hearty ng sinabi. So kung kayo tatanungin, tama ba ang ginawa ni Vice Ganda kay Kibuloy na mga pinagsasabi niya? O si Kibuloy ang may tama? Tama saan? Comment down below at don't forget to like, share, and comment. Goodbye! We'll be right back.